tuturuan ko kayo kung paano yung tamang pag-load tsaka paano mo matatansya kung gaano kataas yung design natin. So, ito po yung damit natin, guys. Ang unang gagawin po natin dito is yan. Hawakan natin itong ganito, by gilid. Papasok natin dyan sa plate natin. Dapat yung posisyon ng paa nyo, guys, is na ganito. Pasok natin yung t-shirt na nakasagat. Dito tayo mag-a-adjust ng gitna. Pasagad natin ulit. Pag pantay na yan, guys, hilain natin ng dahan-dahan. Kung saan nyo gusto posisyon lagay. So dahil magpiprint tayo ng design, dapat sakto lang yung pagtaas natin. So, ito po yung design natin. Ayan. Meron tayo dito yung eagle design. Guys. So pagkuha natin ang sukat ng design, titigyan nyo po dito. Ito po yung dulo ng design. Ito po yung dulo ng neckline natin. Ayan. So, ibababa natin ng konti kasi medyo mababa pa yung design. Hilayin lang natin ang konti ibababa. Ayan. So, dito yung neckline natin, guys. Dito yung design. So, bale, magkakuha lang tayo ng 3 fingers. So, simula dito, 3 fingers dapat, dito yung design natin. So, ayos na yan. I-press lang natin yung t-shirt para dumikit siya sa plate natin. Kapag ganyan, pwede na tayo mag-print. Ganun lang yung pag-load, guys. So next natin is paano mag-clamp ng screen. So ito pala yung registration namin, guys. So konting info lang yan. Tapos ito yung registration na namin. Panel sa line table. So ang ginagawa namin, kina-clamp din namin yung screen. Dapat yung pagka-clamp niya matigay, guys. Tsaka yung tornilyo na to, nakalapat yan sa yan. Nakalapat yan sa itong gitna. Tsaka ito yung gilid. Tsaka importante, guys, yung spacer. Kasi yung spacer na to, ito yung magpapangat ng screen natin. Kasi dapat hindi nalalapat yung screen natin sa damit. Ayan. Pag nalapat kasi yung screen natin sa damit, pag finish natin yan, konti lang yung malalaglag natin. So, mas magandang may pampataas tayo ng screen o tawag dyan spacer. Ayan. Para may space siya sa damit natin. Ayan. Pag ready na lahat yan, ito yung ink natin, guys. Ang gamit po namin ink is Plastisol ink. So dahil Plastisol ink yung ginagamit namin, kahit dito tayo mag-push, kahit push yung type ng pagkuha natin, pag-print, ayos lang yan. So pag-push ng squeegee, guys, dapat naka-slant siya ng konti. Tsaka dahan-dahan lang. Ang importante dyan, ma-feel nyo na nakalapat yung screen natin sa damit. So di mo feel na nalalaglag yung gitna. So mga dalawang stroke, guys, ayos na yan. So ayun na yung design. Makikita nyo may mga bara-bara yan, guys. Yan. Yan. Hindi kompleto.
to. Maraming walang detalye. So ang ginagawa namin dyan guys, nakikita nyo yan. Yan, mga barado na yan. Kasi design namin to na stock na to na screen. Di may iwasan na maalikapukan. Ay yung ibang detalye niyan na nababara na. Yan, ang ginagamit namin guys na panglinis is eto. Screen wash po ng Union Ink. Ayan po, mabibili niyan sa Union Ink guys. Hanap tayo ng tela na malinis. Tapos lagay lang tayo ng konti dyan. Ayan. Tapos ipunas sa natin ng dandaan sa screen. Yung saksong punas lang, huwag natin dito. Kasi napaka lakas ng chemical na to guys. Pag diniinan natin, masisira yung emulsion natin. Dapat mawala ito lahat na alikabok. Ayan, barado pa yan guys. Nakikita niyo yung mga puting-puti yan. Ayan, mga bara yan. Ayan. Yun yung tutanggalin natin. Ganun lang, punasan lang natin yan. At mga maliliit na detalye kasi guys, magilisan lang mabara. Kaya mas maganda pagkatapos ating gamitin, linisin natin agad para hindi mamuo yung alipabok sa design natin. So, kita nyo guys, ayan, clear na yung kwan, design natin. Wala na yung mga baradong puti. So, ganun lang kasimple mag-unas guys. Dahil naka-print na tayo dito, next step natin is i-hit natin yan. Yan. So, next step natin guys, i-print na, i-hit natin yung design. Sa pag-hit po, dapat medyo malapit ng konti. Ganun. Na ganun yung barnya distance. Ha? Tapos dahan-dahan mo ito. Dapat kasi na-hit na rin lahat yung part. Importante itong process na ito guys kasi pag hindi natin na-hit ng maayos ito, maaaring mag-crack yung design, mag-back-back. Kasi plastic soil ink ito guys. Ang problema kasi sa plastic soil ink, pag hindi mo na-hit ng maayos, masisira yung design pag lalagay mo. So, importante yung unang print na na-hit mo siya ng mga. Ayan po yung may bara. Mamaya, magiging gano'n. So, dapat lahat ng part na-hit po natin. Kasi pag nag-print tayo ng dalawang kulay, tapos yung unang kulay, hindi natin na-hit ng maayos. Didikit sa next na kulay yun. Problema pa yun. Okay guys. So, it's a processor ka. Pag black t-shirt tayo nag-print, dapat dalawang stroke tayo kasi makuha natin yung puting-puti talaga. Kasi hindi pa yan puting-puti. So, ito yung mga bara guys. Kanina, dito. Dahil nalinis na natin yung screen, lalabas na yan. So, tingnan natin yung second stroke natin. So, pagkuha ng ink na yan guys, ganito lang. Slant mo ng konti yung kwan, squeegee. Kapansin mo ng konti, biglain mo ng ganyan. Kuha na po yung natin.
So, print tayo ulit. So, once again, sa pag-push guys, dapat naka-slant ng konti. Ayan. Slant ng konti yan. Tapos, dandahan natin i-push pababa. Dapat yung pwersa niya, same lang. Ayan. Same lang yung pwersa niya. Tsaka dapat clear na clear to. Walang titirang ink. Clear na clear dapat yan pag nag-push tayo. So, ito na yung finished product natin. Ang ganda. So, ayan na yun guys. Wala nang barayan. Kompleto details na yan. Kompleto detalye na yung design natin. So, ayan lang guys, yun yung tutorial natin, basic sa printing. Kung gusto niyo pang makapanood ng video about na line table printing, subscribe ka po kayo sa channel namin at pindutin niyo po yung bell button para pag nag-post kami ng panibagong videos, manonotify po kayo. So, maraming salamat.